Hey, what's up? Ako si Matthew at sa video na to ay matututunan natin yung iba-ibang presenting options sa Google Meet. Alright, so papasok tayo dito sa ating Google Meet at aralin natin kung ano-ano yung ibang option para mag-present tayo during a meeting. Okay, kapag ka ikaw ay nasa Google Meet na, dapat ay nakikita mo yung mga estudyante mo dito sa ating main screen at yung sarili mo naman ay makikita mo dito sa taas. Okay? Yan yung indicator kung yung camera mo ay gumagana at saka kung yung audio mo ay gumagana. For you to present in Google Meet, kailangan mong pindutin yung Present Now button na matatagpuan dito sa lower right. And if you click this, merong 3 main options for you to present. The first option is to present your entire screen. If you click this, ang mangyayari, makakapili ka kung anong screen yung gusto mong i-capture ni Google Meet at ipakita sa mga estudyante. Pero beware, dahil kung hindi ka ready dun sa makikita ng mga estudyante sa screen mo, baka mamaya may information dun na ipapakwiz mo pala sa kanila or mamaya mo pa i-explain, then I suggest i-avoid mo yung entire screen dahil makikita lahat ng contents ng screen mo at maaaring ma-preempt or maunahan ka dun sa ipapaliwanag mo pa lang pero makikita na ng mga estudyante. So gaya ng nakikita mo ngayon sa screen mo, anything that is on your screen can be captured if you select the entire screen option. So kung may nakabukas ka na iba-ibang mga window kagaya ng nakikita mo sa screen ko ngayon, meron akong nakabukas na PowerPoint, an internet browser, and of course a PDF file, if I choose to present my entire screen, it will be seen by the students and the people in my Google Meeting. So just remember that any window, any program, anything, absolutely any detail on your screen will be seen by the students and all the people in your meeting kapag ka ang pinili mong presenting option ay yung entire screen. Pangalawa is to go to Present Now and select a window. Yung pangalawang option ay to project a window na nakabukas sa screen mo. Ibig sabihin nito, any program that is open on your laptop or on your computer can be selected by Google Meet at pwede niya itong ipakita sa mga estudyante. Let me show you an example. If I select present a window, then ipapakita sa'yo ni Google Meet lahat ng mga window ng ibang programs na nakabukas sa computer mo. And I want to show the example of presenting the PowerPoint window. Let's select the PowerPoint window and press share. So when you press share, ang makikita mo sa Google Meet screen mo is nakalagay ito, you are presenting to everyone. Para malaman mo kung ikaw ay effectively nag-share ng window ng PowerPoint mo, you have to look at the upper right portion of your screen or your Google Meet window. And makikita mo dito kung ano yung itsura ng window na pinipresent mo. Katabing-katabi siya nung camera mo. So you will see na this is the one that you are presenting. Okay? If you click this with your left mouse button, you will be able to see what you are presenting to your students. And in this case, yung buong window ng PowerPoint program ang nakabukas. So maaaring ang tanong mo, paano yun? Dahil kita lahat ng slides ko kapag ka nagpe-present ako ng PowerPoint in that way. How can I show na slides ko lang or yung presentation lang ang makikita? Ganito yan. So para ma-present mo yung PowerPoint slides mo at hindi makikita itong mga ibang slides mo sa gilid, meron kang kailangang baguhing setup dito sa PowerPoint. And I want you to follow these steps carefully. Unang-una, pupunta ka dito sa Slideshow tab, click this, and what I want you to do is to uncheck Presenter View. Uncheck natin yan. Pag na-uncheck mo na yan, the next thing that you have to do is to go to Setup Slideshow. And if you select that, then may bubukas na window. At kailangan mong piliin dito sa Show Type yung Browsed by an Individual window. I want you to select this, and then I want you to press OK. Dun sa ginawa nating setup na yon, ang mangyayari, kapag ka in-start mo yung slideshow ng PowerPoint mo, magbubukas yung slideshow hindi as a separate window pero dun din sa PowerPoint window mo na nakabukas na. So as you can see on your screen, kahit na prines ko yung start slideshow dito sa baba, hindi nagbukas ng bagong window si PowerPoint at ginamit niya yung window natin para dun din niya ipakita
yung slideshow natin. Dahil dun sa settings na ginawa natin kanina, when we present, hindi makikita ng mga estudyante yung mga additional slides natin sa left. Hindi kagaya ng before we did the change in settings. Dahil dun sa ginawa nating settings sa PowerPoint, pwede na nating i-choose to present that window from Google Meet. So, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa Present Now, we will select a window, at makikita natin yung naka-open na PowerPoint slideshow. Let's select this one and press Share. Okay, at dahil pre-press na natin yung Share, makikita mo ngayon na sa screen ko, nandito, sa side na to, yung Google Meet, and nakikita ko dito sa taas na ako ay nagpre-present nung window ng PowerPoint na pinili natin kanina. Sa left side ng screen ko, makikita mo yung PowerPoint presentation natin and it's open in a single window because of the settings that we changed a while ago. So kung pupunta tayo dito sa presentation preview and we select this, click natin to, makikita mo kung ano yung nasa PowerPoint slideshow mo without revealing any of your next slides. If you want to proceed presenting your presentation, just click on the PowerPoint slideshow and it will proceed to the next slide. Kasama yung animations at kasama lahat ng mga bagay na nilagay mo sa PowerPoint mo. So kagaya ng nakita mo, pwede nating i-present yung ating PowerPoint slides sa pamamagitan ng mga settings na binago natin kanina. You don't have to worry kung makikita ng mga estudyante mo yung next slides dahil nagbago na tayo ng settings. And sa pamamagitan ng setting na ginawa natin, we are effectively sharing our PowerPoint slideshow together with the animations and transitions kung naglagay tayo. Tandaan mo na hindi lang PowerPoint presentation ang pwedeng i-present using the Present a Window option sa Google Meet. Pwede kang mag-select ng any window na nakabukas at yung window lang na yon ang makikita ng mga estudyante mo kapag ka yung Present a Window option ang sinelect mo dito sa Google Meet. Tandaan mo yan. Yung panghuling option para ikaw ay makapag-present sa Google Meet is yung tinatawag na Present a Chrome tab. Ang kailangan mong tandaan kapag ka pinili mo yung option na Present a Chrome tab, pwede mong i-present ang individual tab na nakabukas sa Google Chrome mo. Hindi niya ika-capture lahat ng tab na nakabukas sa Google Chrome mo, pero pwede kang mamili kung anong tab lang yung ipapakita mo sa mga estudyante mo. If you select a Chrome tab, magbubukas ang isang window dito sa Google Meet screen mo at maaari kang makapili dun lamang sa mga nakabukas na tab sa Google Chrome browser mo. Gusto ko rin tandaan mo na kapag ka namili ka ng isang tab, you may select the Share Audio option dito sa left bottom side para kung ano man yung tutunog from that tab ay maririnig ng mga estudyante mo. So for example, we want to show the Physics YouTube tab na nakabukas sa Google Chrome ko ngayon. If I want to play a video from YouTube or from any website na may video or music para marinig siya ng mga estudyante o mga ka-meeting ko, kailangan ay nakaselect yung share audio. Gusto ko lang linawin na para makapag-share ka ng isang video na merong audio, kailangan ay you are accessing that video from your Google Chrome tab. So ideally, naka-upload sana yung video na yun sa YouTube bago mo siya i-present sa mga estudyante or mga ka-meeting mo from Google Meet. Dahil kung ipi-play mo lang siya mula sa video player mo sa computer, ay hindi siya pwedeng marinig ng mga estudyante mo. If you want to share a video, you have to share it from a Chrome tab para magkaroon ng audio. Malinaw yan ha? So for example, I want to share my physics video galing dito sa YouTube. I have to make sure na nakaselect yung share audio and then saka ko lang ipipress yung share. Para masigurado mo na pinipresent na yung tab na gusto mong ipakita sa mga estudyante with audio, pupunta ka dun sa Google Chrome at titignan mo yung icon na nakalagay dito sa taas na parang square na color blue. At the same time, meron ding indicator dito sa upper left ng screen ng Google Chrome tab mo nakalagay that you are sharing this tab to meet.google.com. Okay? Ibig sabihin yan, itong buong tab na ito ay nakikita ng mga estudyante pero yung mga ibang tab ay hindi nila nakikita. Kahit buksan ko pa to, hindi nila yan makikita. Ang makikita lang nila
ay itong tab na pinili kong i-share sa aking meeting. Dahil sa pinili natin at chinek natin yung share audio box kanina, kapag ka-play natin itong video na ito, ay makikita siya ng mga estudyante at marinig din siya. Kahit na i-maximize ko pa ito at play ko as a maximized video, the students will be able to see the video and also hear the video. So, para sa akin, useful din yung sharing from a Chrome tab dahil minsan may mga gandang mga article at mga website na maaaring gamitin habang ikaw ay nagtuturo at nagpe-present sa meeting dito sa Google Meet. So, what you want to do is to open those tabs or websites in advance sa Google Chrome bago mo siya iselect using the Present a Chrome tab option. Clarification lang ulit na hindi mag-work yung Present a Chrome tab option kung gusto mong mag-present ng tab mula sa ibang internet browser. Yung function na Present a Chrome tab ay exclusive lamang para sa Google Chrome browser at hindi para sa ibang internet browser na maaaring naka-install rin sa computer mo. So marunong ka nang gumamit ng iba-ibang presenting options sa Google Meet. I-maximize mo yan habang ikaw ay mag-engage ng pagtuturo sa mga estudyante. Kung gusto mong i-record yung klase mo sa Google Meet pero gumagamit ka ng free version ng Google Meet, then ang recommendation ko ay aralin mo yung OBS or yung Open Broadcaster Software na tutorial natin dito sa channel. Kung may natutunan ka sa video na to, gusto ko sanang i-request na i-like mo itong video na to and i-turn on mo yung notifications dito sa channel natin dahil marami pang mga video na ganito ang mapopost every week para hindi ka mahuli dun sa mga bagong video and updates na ilalagay natin sa channel na ito. Make sure din na i-share mo ito sa mga ibang tao na magbe-benefit at gumagamit din ng mga ganitong program habang tayong lahat ay magkakaroon ng learning from a distance. Patuloy lang yung pag-increase natin ng knowledge natin nang sa ganun ay mas maging better tayong user pagdating sa ating mga gadgets and mga programs na free and available sa atin online. See you again sa next video. God bless.